Oh, yan ang lakad nyo. Ha? Oh, may nagtutungkod ba siya mag-isa? Hindi. May walker, yung apat ang paa. Walker, uh-huh. Oh, doon yun lang nagagawa. Oh, ito, parang ito ako ngayon, parang ako ngayon, di ba? Sige nga, sige. Oh, yan ang lakad nyo, ha? Oh, masanay kayong lumiliko kasi ngayon ka lang nakalakad ng ganyang kaaba eh. Hmm. Doon sa amin, mahaba naman ang linalakad. Oo, oh, ay dito. Yan. Pero hawak-hawak ako. May hawak-hawak. O, oh, yan o. Oh. Ikaw yun na, o. Oh. O, oh. Oh, ngayon nyo lang nagawa yan, na kayo mag-isa? Oo. Oh, oh. Oh, diba? Hindi ba kayo? Masaya ba kayo? Siyempre, ho. Ito, na-paralyze siya. Hirap siya rito, di ba? O, oh, ito ngayon kung ano tinamaan. O, oh, sige, ha? Oh, sige, sige. Ako, taas niyo, taas. 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 Ito, taas. O, oh, meron. Baba. O, oh, sipa. Sipa. Hatak. Mahina. Papunta ron. Papunta rito. Oo. Oh. Oh, ngayon ha. So, nakita, mahina ha. Sige, sige, sige. Oh, yan ang lakad nyo. Ha? Oh, may nagtutungkod ba siya mag-isa? Hindi. May walker. Yung apat ang paa. Walker, uh-huh. Oh. Doon yun lang nagagawa. O, ito, parang ito ako ngayon, parang ako ngayon, di ba? Sige nga, sige. O, yan ang lakad nyo, ha? O. Tama yan, medyo lumiliko kayo ng konti. Sige, masanay kayong lumiliko kasi ngayon ka lang nakalakad ng ganyang kaaba eh. Hmm. Doon sa amin, mahaba naman ang linalakad. Oo, oh, oh, ay dito. Yan, pero sige. Hawak-hawak ako. May hawak-hawak? O, oh, yan o. Oh. Ikaw yun na o. Oh. O, oh. Oh, ngayon nyo lang nagawa yan na kayo mag-isa? Oo. Oh, oh. Diba? Hindi ba kayo, masaya ba kayo? Siyempre, ho. Pero masakit eh, no? Tsaka bawal kumain ng baboy, di ba? Dapat natatawa kayo. Nakain. Nakumalo po siya. Eh, hindi, bagong taon naman eh. Pala, okay lang. Nakumalo po siya. Oh. Ang masama, kakain ka nung wala. Mahirap yun. O, kaya kain nyo ulit kailan? Kailan ulit kain ang baboy natin? Sa December na ha? Ay, hindi na ho. Hindi na. Oo, oh, may istok na naman kayo eh. Ako eh. Nyo? Oh, sige, sana nyo. Makita ko na. Mag-i-improve ba yan? Tuloy-tuloy na yan. Ay, sana. Happy na ba? Mag-i-improve ba ito? Ay, Diyos ko. Oh, di ba usapan natin, makakalakad kayo ng ano? February? Okay. Kaya pala masakay. Para ikigang-ikang. Ano? Usapan natin, February, makakalakad kayo, di ba? Oh, wala pang February, nakalakad na kayo. Mm. Ah, sige. Nice. Bisipin nyo, di ba? Ilan taon na kayo? 80 ho, 80. 80? O oh, di magpwede na kayo magpaligaw niyan. Ano? Pwede na. Pwede na. Ayan ang bibili ko dito, ha? Okay, ha? Habang pag naglalakad siya, nakasuot, kailangan yan, ha? Hindi pwede hindi. Tapos i-exercise yun na ng uso hanggang lumakas yung tuhod, ha? Kayo ba ay pagod na sa pabalik-balik sa doktor at kakainom ng synthetic na gamot? Abay, tara na sa Aviso Wellness Center at alamin ang natural healing power of the body. TR Love! Ang lahat ng tao ay nabiyayaan ng natural healing power. Ito ang prinsipyo na pinalalaganap ng Aviso Wellness Protocol na pinangungunahan ni Engineer Ismael Aviso. Ayon kay Engineer Aviso, nagkakaroon ng iba't ibang sakit ang tao dahil napabayaan at hindi na gumagana ang ating natural healing power. Ang tao, pag hindi tayo nag-detox, nagbi-build up yung toxic eh. Kasi dapat ang tao, para maganda ang katawan natin, maganda ang daloy ng dugo, merong nutrients na kailangan sa atin.
Malaking bagay ang diet o kung ano ang ating kinakain para gumana ang ating natural healing power. Kaya dapat ang kinakain natin, prutas at gulay, 90 to 95%. 5 to 10% lang ang karne. Pero hindi ko sinasabing masama ang karne. Kailangan yan, pero kailangan kukonsumuhin natin. Kasi pang-build up ng muscle yun eh. Ang mga natatanging Pinoy sa bansa ginawaran ng pagkilala sa katatapos lang na Bravo Filipino Awards na ginanap sa Manila Hotel. Basta binigyang pagkilala yung Pinoy inventor na si Ismael Aviso Sr. bilang Inventor of the Year at kanyang anak na young entrepreneur na ginawaran ng Excellence in Business. First of all, I'm very thankful sa na binigyan tayo ng pagkakataon ni Bravo Filipino na maging part of awardee of this year to be Excellence in Business. So I'm very happy na nakasali yung business namin dito. Nagpapasama ito kong maraming. Una sa Diyos, siyempre. Pangalawa, sa mga organizer nito, nakilala nila yan. Lalo-lalo na sa panahon ng pandemic. Ano?